Good morning mga kabooks. Etong gagawin po namin ngayon ay Toyota Vios po ulit. Lagutok sa pangilalim. Ang target na papalitan dito, rack and pinion assembly. Pasensya na po kayo. At uulit na naman tayo, Toyota Vios na naman po ito. I-share ko lang po kasi yung nangyari dito mga kabooks para maalarma yung mga car owner para hindi madali sa mga mangilan-ngilan na mekanikong mapagsamantala. Ang nangyari po dito mga kabooks, kahapon lang po nagpalit ito ng shock absorber, suspension bushing, rack end, tapos pati tie rod yata napalitan na. Kaya ko po sinishare ito kasi marami pong nadadali sa ganitong problema. Si customer may complain na lagutok. Yung mga ibang mekaniko dyan basta lang makapagpalit ng mga pyesa. Huwag po naman natin gawing hanap buhay yung panluloko sa customer mga bro. Nakakapanghinayang yung mga pyesa na tinanggal nila dito. Pero syempre hindi ko naman po nakita yung mga pyesa. Hindi ko po sinasabing hindi naman sira lahat yun, dahil syempre sila din ang nag-check up nun. Pero para sa akin, ang laki na ng ginastos ng customer, nandun pa rin yung problema. Eto, ang lakas pa rin ng lagot ako. Ayan o. Grabe mga kabooks. Hindi po ito kagaya ng mga unang ginawa natin. Eto, sobrang lakas o. Sir, dinig mo dyan sir? And sir, tinan mo dyan sir. Dinig mo pati sa kanan sir, tinan mo. Ayan o. Ano ba yan? Pag ganyan tunog, kaliwat kanan. Yes sir, dun ka sa kanan sir. Ayan mga kabooks o. Shout out sa may-ari. Etong lagay na to sir, sa rate na 1 to 10, nasa sagad na to, mga 9 or 10 na. Hindi kagaya dun sa unang video ko. Okay, sinabi mo parang 7 yan. Oh, 7, di ba yung unang video ko sir, nilalapit ko pa yung cellphone sa manibel lang ganyan. Oh, para marinig. Ito, kahit malayo. Dito malakas eh. So yun mga kabooks, titingnan na natin. Di pa? Ayun mga kabooks oh. Kahit naka-jack na yan, wala na yung gulong. Wala nang masyadong pwersa yan, pero maririnig pa rin yung ingay. Okay. Okay, okay. Itabi mo na lang itong ano sa lumang bago pala. Kahapon lang to. Hindi naman nasira, pero syempre sayang dahil yung ikinabit natin na assembly kasama na itong rack end. Ang mangyari dito, reserva na lang ni sir to. Reserva mo na lang to sir. Test-drive mo natin, sir. Ikaw mag-drive, sir, para naman mo kung nawala nga ba talaga, sir. Sir, bali, pakicheck na lang, sir. Ngayon na nakainto pa lang siya. Yung kanina na ingay, kung andyan pa din. Wala na. Anong masasabi mo, sir? Satisfied. Na-solve na yung problema. Matagal na problema. Doon natin i-final sa kalsada, sir. Okay. Itakbo natin. Okay. Okay, sir, sinyasan kita, sir. Atras, sir. Okay. Yan mga kabooks, nagte-test drive na po kami. Subali, nagpalit po ako ng rack and pinion assembly. Yun po yung sinasabi ko palagi sa inyo na kapag meron po kayong pinagawang ingay sa pangilalim, dapat isa o hanggang dalawang pyesa lang ang papalitan. Kung isang problema lang yung kinukomplain ninyo na ingay, para hindi po magkaroon ng malaking gastos mga kabooks. Kaya ko po
in-upload tong video na to ngayon kasi i-remind ko na naman kayo dahil paulit-ulit na lang tayo sa Toyota Vios. Huwag kayong magsasawa sa Toyota Vios kasi sakit na niya yan. Ang nangyari po kasi dito, si Sir nagpagawa, mayroong ingay, tapos nung una pinalitan yung shock absorber, tapos kahapon nagpalit ng rack end, tie rod, tapos mounting, tsaka suspension bushing. Ang naging problema, nandun pa rin yung ingay. Kaya sana ang ginagawa din ng mga tropa nating mekaniko, tumbukin muna yung problema para hindi naman maging kawawa yung customer, kasi sayang yung gastos. Kahit hindi tayo yung nagbabayad, may pangbayad sila. Eh, makonsensya din naman kayo. Huwag niyong gawing hanap buhay yung pangluloko sa customer. Tama, tama. Kasi sa totoo lang, pagdating ni Sir, ako, kontra ako dyan. Kaya medyo, parang nagalit ako. Kasi, yung gastos, tapos si Sir hindi masaya. Naghanap na naman ng gagawa. Dadayo pa sa malayo. Gagastos. Abala. Mahiya naman tayo paminsan-minsan kasi nadadama yung mga mababait na kasama yung mekaniko. Kaya ito, andito na tayo ngayon, tumatakbo ng sasakyan, pinapa-check ko na kay Sir kung anong naging resulta. Totally, nawala lahat yung ano, kalampag, labuto, sin, nawala na. Shoutout nga pala kay Sir, oh. Galing pa ng, saan ka po kayo galing, Sir? Cainta. Si Sir from Cainta. Shoutout sa mga customer natin na dumayo sa amin dito sa Pasay na taga Cainta, taga Pasig, Binangunan, Antipolo, Novaliches, Fairview, yung mga matagang dumayo sa amin. Shoutout sa inyo mga sir, thank you po. Sir, salamat sir ha. Salamat din at na-solve na yung problema. Yun. Magastos masyado pero punta lang kayo sa talagang highly recommended na yung mga expert na gumagawa na talaga. Lang yung basta-basta na pupunta kayo sa mga mekaniko na pag sinabing ganito kasi second opinion pa rin kayo. Ayun. Ganun ang dapat mga sir, magpa second opinion po kayo kung hindi po kayo sigurado dun sa hatol nung una. Pwede po kayong magtanong sa pangalawa bago po kayo magpagawa. Panoorin niyo yung mga videos ni Sir Books sa YouTube. Doon ko siya nalaman. Kagabi mo lang pala kami nakita, kagabi sir. Kagabi ko lang nalaman. Maraming salamat sir kasi kagabi mo lang kami napanood tapos nagtiwala ka kagad sa amin sir. Magaganda kasi yung reviews kaya pinuntahan ko na rin. Thank you, sir. Sinubukan, satisfied. Highly recommended. Thank you sir. Shoutout nga pala kay Boss oh. Sa likod oh. Mother Book, shout out sa iyo diyan. Sumama ka pa sa test drive ha. Maligtas ako. Gusto din niyang ma-sure sir na okay yung atol sir. Ayos, ayos. Nakadali na naman si Books. Maraming salamat po sa inyo. Paki-share na lang po ng ating mga videos para makatulong po sa iba. Please like, share and subscribe po. Thank you. Ito mga kabuks, ipapakita ko lang ulit sa inyo. Ayan, wala na yung lumalagotok. Siguro kung papakinggan nyo sa ilalim, meron siguro konting-konti lang. Parang wala nga sir, di ba? Wala na talaga. Siguro sa bilang na 1 to 10, siguro merong isa doon sa ilalim. Pero hindi kagaya kanina na talagang 9 or 10 na sir. Talagang ito na siguro yung isa sa pinakamalakas na napalitan namin na rocket pin yun sir. Kasi nagulat nga yung naka-HRV kanina, di ba, nung narinig niya. Siguro matagal na rin siguro na may ganun yung sakit nun. Natuluyan na lang sir, nung napalitan yung ano. Tsaka alam mo, ang isa pang tumunog sir, yung stabilizer mo, wala nang bushing. Kaya yung tumatakbo tayo, may sumisingit na, kung napapansin mo kanina, may sumisingit na lagutok. Na mas maginap yun. Sa stabilizer yun, walang bushing yung paggawa nila kahapon siguro. Hindi nila, nalagyan nila pero basag na yung inilagay sir. Natuluyan na lang nung ginamit mo. Di ba? Sayang yung gastos. Ayun mga kabuk, sayang daw yung gastos sabi ni sir. Oh. Okay. Thank you sir. Thank you din. Salamat sir, salamat. Salamat sa...
magaling na ano, magaling na paggawa at magandang serbisyo. Thank you, sir. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Thank you.